Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Slept with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. I'm sorry. Please forgive me. Hindi ko alam. Tinignan ko siya ng di makahulugang tingin. Hindi ko pa din siya maintindihan. Anong hindi niya alam? At himala, nagsorry na siya ngayon sa akin. Alam mo, hindi kita maintindihan, Ryan. Buntong hininga kong saad. Kung dahil dito sa sugat ko, huwag kang mag-alala. Hindi naman gaano kalaki to para hindi kita mapatawad. Inawi ko ang kamay niya at humiga na sabay patong sa kumot sa katawan ko. I started to close my eyes, not minding him in the presence of my mind. Akala ko iaalis na siya nung naramdaman kong tumayo na ito, ngunit agad na tumaas lahat ng balahibo ko nang haplusin niya ako at hapitin papalapit sa kanya. He was now on my left side. We were facing each other. Ano ba talaga? Ayoko nang huminga. Pilit ko pa rin pinapatulog ang sarili ko, but my own self was betraying me due to his cold smell. Gusto ko na lamang imulat ang mga mata ko at amuyin siya buong gabi. You're not yet sleeping. Open your eyes. Let's talk. Ayokong may pinag-aawayan tayo, he said while caressing my cheek. Binuka ko ang isa kong mata at sinilip siya. He was looking at me with so much emotions. Ano ba talaga ang pag-uusapan natin, ha? I rolled my eyes at him. Hindi ako magsasalita kapag hindi ka kakalma. We won't solve our problems. Tiffany, if you're angry, and now, Tiffany, Tiffany na, kanina lang, ang sweet-sweet niya. So what, ano nga? I sat down in bed while facing him, who is still laying down. Were you hurt last night? He asked pero nagtaas lang ako ng kilay. Sa bar, yung grupo ni Nadan, did they hurt you? Nanlaki ang mga mata kong tumingin sa kanya. Napaupo naman ito sa harapan ko at pinag-aralan na mukha ko. Ah, that man is really a jerk, I spat. But no, they didn't hurt me naman. Patanong kong sabi dahil hindi ko sigurado. Tama nga yung narinig ko kay Mang Nilo, he said darkly. They almost pulled your hair. Hindi mo ba nakita? Nakita. I looked down pero napatingin din sa kanya nang tumayo na sana. Wait, saan ka pupunta? I will kill those bastards. He was so decisive. Agad kong hinawakan ang pupulsuhan niya. Sakto lang para tumigil siya at mapatingin sa akin. Hindi naman natuloy si Ryan. Tsaka I'm perfectly fine, hindi ba? Kalmado kong saad. No, they taken advantage on me that night dahil may pinainom na iba sa akin. Yung ibang surfer sa bar. He was really angry now. And because of that, muntikan ka ng mapahamak. Hindi naman sila ay yung nagplano nun, hindi ba? Pabulong na tanong ko. Tinutukoy ang pinainom nila. I'm not sure but I think hindi naman pero nagkataon lang na may saglit at may galit sila sa akin. Kaya pinagbuhatan ako. Ganun naman pala eh. Huwag ka nang pumunta. I smiled cutely and pulled him closer. He looked at me like there's something wrong with me. Paano ba naman kung hindi ko to pipigilan baka makapatay? Ayoko naman siyang maging mamamatay tao, no? Bati na tayo? He asked in a very normal tone that it feels that tone is only for me. I nodded. Okay. He smiled widely. He was about to go to his position earlier beside me pero tinaas ko ang kamay ko para pahintuin siya. Nagtaka naman ito at tiningnan ang gamit. At nagtatanong siyang umiti. Oh, at magkaibigan na tayo pero I didn't tell you to sleep beside me, Ryan. Pang-away ko ulit sa kanya. Oh, come on. It's like we didn't sleep yesterday night together. Iba yung kagabi.
Natulog naman ako sa tabi mo dahil niyakap mo ako. I said the truth. Ngumisi ito ng nakakaloko at dinilaan ang ibabang labi niya. Ayaw at sa gusto mo, matutulog ako. Pagod na ako, Tiffany. Wala na akong nagawa dahil nahiga na ito. But before that, let me clean your wound. I thought he was going to get some band-aid, but I was wrong. Kinuha niya ang kamay ko at hinalik-halikan ito, at pinagsalikop ito sa kanyang mga daliri. Napaawang ang labi ko dahil sa pagbalik ng kabaitan niya ulit, pero ngayon parang kakaiba na. He is more gentle, caring and true. Walang bahid na pagsisinungaling. Close your eyes or else I won't let you sleep tonight. Babala niya sa akin at pumikit na. Agad ako napabangon ng maramdaman kong hinahalukay ang tiyan ko. Dumiretso ako sa banyo at umupo sa harapan ng bowl. This is so sickening. I was throwing up like there's no tomorrow. Nangigilid ang mga luha kong nakahawak sa my bowl habang dumuduwal. Pakiramdam ko nalabas ko na lahat ng nakain ko kagabi. Hey, are you okay? I felt a hard rubbing on my back. He scooped my hair and held it together. Madami pa akong naiduwal bago tumayo at nagtungo sa lababo. I saw Ryan staring at me in the mirror with a confused and worried eyes. Wala na ito pang itaas at hanging boxer lang ang suot. Pinasadahan ko ang buong katawan niya ng tingin at hindi nag-atubiling hawakan ang abs niya. Nagulat naman siya. Shit, what are you doing, Tiffany? Hinawakan niya ang kamay ko gamit ang dalawa niyang kamay. Gusto ko lang naman kasing hawakan eh. I said a little bit teary now. Nataranta naman ito at hindi alam ang gagawin. He was so confused with what I am doing today. I started crying and sobbing at the same time. Bakit ang damot niya? Hahawakan ko lang naman. Sobrang damot. Ang damot mo talaga. Damn it. I heard him murmur. Pwede mo namang sabihin ayaw mo. Ang damot mo talaga. Tinula ko ang dibdib niya at tumakbo papunta sa kama. Umiiyak pa din. Nakasandal ako sa may headboard habang nakahalukip-kip. Nakita ko naman siyang lumabas sa banyo at nagkakamot ng ulo. Fine, you can hold my abs, but just for a minute, okay? He said na parang nahihirapan. Okay. Sumilay ang ngiti sa labi ko at pinunasan ng konting luha ko sa pisngi. Agad na nanlaki ang mga mata ko at mabilis na tumayo at pinindot-pindot ang mga pandesal niya. Narinig ko naman ang mga pagdaing niya, ngunit hinahayaan ko na lamang dahil gusto ko talaga yung abs niya. Stop na. It's already a minute, Tiffany. He held both of my hands, then made me sit on his lap on the side of the bed. But I want more. I pouted and looked at his eyes. Huh, later again. He said like he was stopping himself. Bakit pa ang damot mo? Parang abs lang naman. I exclaimed. Because it's morning. Masinigpitan pa niya ang hawak sa akin at hinalik-halikan ang balikat ko. Morning? Ano bang connect ng tanong ko sa morning? I just said I wanted to hold it. Tsaka bakit ba siya halik ng halik? Diyan ka na nga, madamot. Sabi ko at umalis na sa kandungan niya para tumungo sa kusina. Narinig ko pa ang sigaw niya sa akin ngunit hindi ko na ito nilingon pa. Mana, may watermelon po ba at mayonnaise kayo? I asked. Ha? Meron naman iha. Bakit? Aanhin mo ba? Seryosong tanong nito. Natatakam po kasi ako. Gusto kong isausaw yun sa mayonnaise pagkakwento ko sa kanya. She was looking at me intently, but then started to smile as she realized something. She was about to say something to me, but Ryan came. Hinila niya ako sa may salas at pinaupo sa tabi niya sa couch. Ano na naman ba, Ryan? Halatang umuusok na ang ilong ko dahil gusto ko nang kumain ng watermelon at mayonnaise pero hinila-hila ko. Chill, ba't ba galit na galit ka sa akin? He asked as if, it's cool. Inilagay niya ang isang paa niya sa likod ko, sa may couch at ang isa ay nasa sahig. Ngingiti-ngiti niya akong tiningnan habang pinaglalaruan ng dulo ng buhok ko. Unang-una, madamot ka. Pangalawa, kakain na sana ako ng pakwan na may kasamang mayonnaise ngunit hindi ko iyon nagawa dahil hinila mo ako. Mahabang pagsasalaysay ko. He stared at me with so much amusement. Pakwan at mayonnaise? That's disgusting. Hoy, hindi yun disgusting. Ang sarap kaya. Inirapan ko ito. Kaya aalis na ako para makakain na.
I was about to stand up when he suddenly held my wrist and pulled me closer to him. Biglang nalapat ang aming mga labi dahil sa ginawa niya. Gago ka ba? Bakit mo ko hinalikan? Pinaspunasan ko pa ang labi ko dahil sa gulat. Ngunit mas nagulat ulit ako nang hapitin pa niya ako nang mas malapit, kaya napahiga na ako sa may couch. Habang nakapatong ako ay agad niyang hinuli ang labi ko. Nararamdaman ko ang pagsubok niyang pagpasok sa bibig ko ngunit nanatiling tikom ito, kaya naman kinagat niya ang pangibabang labi ko upang magtagumpay na makapasok. "Ryan," I moaned when he sucked my tongue. Unti-unti niyang hinagod ang bewang ko pataas pababa habang kami naghahalikan. He was exploring my mouth at ramdam ko din ang matigas na bagay sa may puson ko. "You too, get a room. This is not a room for Pete's sake." Nang makarinig kami niyon ay agad akong natauhan. Itinula ko si Ryan at mabilis na tumayo. Humarap ako kay Tita Rihina na mukhang high blood. "Tita, ano po? Pasensya na po. Mom, why do you have to disturb us?" "Damn it," putol niya sa akin at ginulugulo ang buhok niya habang umuupo. "Why, Ryan? The audacity. Then you could have done that in that room, Tita Mac." Nanatili ang tensyon sa kanilang dalawa at wala ni isang nagsasalita. "My gosh, why did we even do it here? Kasi, and why did I kiss him back?" "Tita, sorry po. Hindi na po yun mauulit. Paghingi ko ng paumanhin." "Don't worry, it's fine. Siguraduhin ninyong huwag na mauulit ito dito. Most especially, may mga ibang tao dito. Baka magka-scandal pa kayo dito." She explained, then bid goodbye because she have a meeting again. Hinatid namin siya hanggang sa umalis na ang kanyang sasakyan. Kumaway naman si Ryan gamit ang napakalawak niyang ngiti, sabay akbay sa akin. Dahil sa inis, ay siniko ko ito sa tiyan, tapos ay tumakbo na ako papunta sa itaas. "Ano ba, Tiffany? I'll get you punished right away, baby." Rinig kong daing niya habang tumatakbo ako. Mukha tuloy akong malandi. Isinubsob ko ang aking mukha sa unan at nagpapadyak. It was so embarrassing because his mom saw us making out on the couch. My blood is boiling at him. I am so much in anger right now. Naiinis ako sa kanya. Simula kaninang umaga, iniinis niya na ako. "Tiffany, open this door." I heard him curse while knocking constantly at my door. "Bahat ko naman bubuksan? May kwarto ka, doon ka pumasok, gago." I shouted in distress. "Don't make me count or else." Pananakot niya. "Nye, ba akong pakialam?" I was mocking at him loudly. Paniguradong narinig niya. Nagulantang ako nung narinig kong kumalabog ang pintuan. Tinignan ko iyon at nanlaki ang mga mata na makitang galit na galit si Ryan. He then again slammed the door before walking towards me. "Sinira mo ba yung pintuan ko?" tanong ko. Hindi siya sumagot at mabilis na ipinako ang kamay ko sa may side ng ulo ko. Hinalikan niya ako at pinanggigilan ang labi ko. I tried to push him away but he was so strong. Mas pinalalim niya ang aming mga halikan hanggang sa hindi ko na napigilang tumugon. He was beating my upper and lower lip. "Ryan, ano ba? Tama na." I couldn't identify my own voice now. I am already liking it. Imbis na sundin ang utos ko, ay ibinaba niya ang halik niya sa leeg ko. He bit my neck giving me marks there. Shit, this will leave visible marks, baka makita pa ni Tita. "Huwag mong lang yan ang kiss mark." I pushed his head a little, kaya nagtama ang mga mata namin. "You're late, nalagyan ko na." Malambing niyang sabi at isinubsob ulit ang mukha sa leeg ko. "You smells good." Habang bumababa ang halik niya papunta sa aking collarbones, ay ibinababa rin niya ang strap ng dress ko. Hindi ko na alam kung saan ibabaling ang ulo ko, lalo na noong mahanap niya ang dalawang bundok ko. "Ryan, stop." I pleaded but it was like the other way around. "You want me to stop?" he asked as he will stop. I bit my lower lip because I don't want him to stop. But my mind kept telling me to stop because he has a girlfriend. "You don't want me to stop." It was a statement. He then continued what he is doing. He sucked my blossoms alternately while playing with his tongue. He was like having fun sucking it. Pinaikot-ikot niya ang dila niya rito at hinila ito gamit ang ngipin niya. "Ryan," ungol ko dahil sa pinagagagawa niya sa akin. "Yes?" he asked looking at me while still sucking my left. "Damn, you're so hot." "Stop! Tumigil ka na nga."
na mula ang pisngi ko dahil sa sinabi niya, kaya hinampas ko siya sa balikat. Tumayo naman siya, kaya ang akala ko ay titigil na ito, ngunit tinanggal niya lang pala ang damit niya bago ulit pumatong sa akin. His kisses went down under mine, to my stomach. He then quickly destroyed my underwear, making me gasp in shock. Wala na akong saplot. Ano ba, Ryan? I fired at him. Mabilis kong tinakpan ang pribadong parte ng katawan, ngunit hinawi niya lang ang kamay kong tumakip doon at gumisi. Don't cover it. It's beautiful. He told me, then he dived between my thighs. Oh my, kagat labi kong hinawakan ang buhok niyang nasa gitna ko. Are we freaking doing this again? I felt him. Hindi ko maiwasang hindi umungol dahil sa sarap ng kanyang ginagawa. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi niya tinantanan. He is licking every part of my thighs. After that, he removed his boxer slowly, but pushed his shaft inside me. Napadaing ako ng maramdaman ng konting kirot sa pagitan ng hita ko. I never imagined he could be this big. Kaya pala, hindi ako nakalakad ng maayos pagkatapos namin yung ginawa. He kissed my lips and started to move. Kahit naka-aircon ng kwarto ay pareho kaming pinagpapawisan. The room was filled with our moans. He thrust 5 more times before I felt his juices spilling inside me. Sinalubong ko din iyon ng maramdaman kong naaabot ko na ang rurok ng kaligayahan. Ryan, pagod na wika ko. Wait, it's still spilling. Sayang naman. Sagot nito sa akin at hinalik-halika ng mukha ko. Ano ba, ang bigat mo kaya? Reklamo ko, but he just chuckled as he spilled it off inside me. Umalis na ito sa pagkapatong sa akin at humiga sa tabi ko. Binalot niya ang katawan namin ng kumot at hinapit ako palapit sa kanya. Nakauna na ako sa isang braso niya habang yakap ako. Why are you still so clinging now? Why? Huh? I sarcastically asked him. Hindi ito nakasagot kaagad. I don't know. I just want to be close with you. This should be the last, right? Tanong ko. Nagtataka itong bumaling sa akin. Naguguluhan sa pinagsasasabi ko. Last? Why? Pabalik niyang tanong. Did he just fucking forget what he told me before? At gusto pa niyang maulit? You have a girlfriend, Ryan. Sinabi mo sa akin noon. Sana hindi na lang kita pinatulan kanina. Then I glared at him. Napabuntong hininga ito at tila may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ang sarili. Huwag ka nang magsalita. Alam ko naman. Saad ko at tumalikod sa kanya. Pinipigilan ang luha. Hindi ko alam pero nagiging emosyonal na ako. Ngayon lang na ito nagsisimula. And I hate myself for it. I was crying without a sound. Ayoko marinig niya kung umiiyak. Lihim kong pinupunasan ang mga luha ko. Nararamdaman ko pa ang pagyakap niya sa akin at paghalik sa sentido hanggang sa hilahin ako ng antok. I then woke up without him being on my bed. Mag-aalas 4 na din ng hapon. Napatagal na talaga ang tulog ko. Bumaba ang tingin ko sa katawan ko at doon ko lamang natanto na may damit na ako. I was already wearing a t-shirt and a short. Pagkabangon ko ay biglang bumukas ang pintuan. Ryan stepped inside the room, wearing a black V-neck shirt and pants. May hawak itong watermelon at mayonnaise. Pakiramdam ko, tumulo ang laway ko dahil sa dala niya. Gising ka na pala. Sakto lang. He greeted me. I brought this for you. You told me earlier that you want to eat this food, right? Kaya bumili na lamang ako kaninang umuwi ako. Ibinigay niya naman sa akin ang pakwan na nahiwa na at ang mayonnaise na nasa mangkok. Hindi ko sana iyon kukuhanin, ngunit takam na talaga ako. Feeling ko kapag hindi ako nakakain ng ganito, ay mamamatay ako. Thanks. I just simply said, welcome. Everything for you. He replied sweetly, but I just rolled my eyes secretly. Everything for you. Mukha mo. Corny. Nagigigil talaga ako sa kanya. Parang kinalimutan na lang yung away namin kanina. Well, he's a jerk. What do I expect? Careful. Hindi ka mauubusan. Wala kang kaagaw, Tiffany. Paalala niya sa akin dahil hindi na ako tumitigil sa pagkain. This is so nice. Ang sarap-sarap. I now love this food so much. Gusto mo po, putulin ko ang kamay mo, Ryan? I asked darkly, ngunit umining lamang ito.
Hindi, huwag mong kunin yung pagkain ko. Paano kung hindi kukunin, you're eating it like it's a race? Baka mabulunan ka. Naiinis niyang Saad. Hoy, huwag mo akong ginagamitan ng ganyang boses, Ryan. Baka nakakalimutan mo may kasalanan ka pa sa akin. I blacklash at him. Agad namang tumahimik. Habang kumakain ako ay naiirita ako. Hindi ko na mabilang kung pang ilang irap ko na sa kanya. Kulang na lang ay mahilo ako dahil sa ginagawa ko. Isinunod ko ang mayonnaise sauce na kinain pagkatapos kong maubos ang pakwan. Ryan was just sitting on the chair beside my bed, silently watching me. Sa mukha pa lang niya ay nasusuka na siya dahil sa kinakain ko. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Tanggalin ko ang mata mo ah. Kinanlakihan ko siya ng mata. Damn, what's happening with her? Bulong nito at umiwas ng tingin, sakto lang para marinig ko. Agad kong naramdaman na tumaas ang dugo ko sa mukha. Naiinis na talaga ako sa kanya. I was ready to burst everything to him, but suddenly the door opened again, showing Tita Rihina in her office dress. Oh, am I disturbing you again? Panimulang tanong niya. Pagkatapos ay dumapo ang tingin niya sa pagkain ko. Wait, what is that? Mayonnaise? My throat became dry by sudden surprise, ngunit agad din akong nakabawi. Opo, mayonnaise and watermelon po. Masarap po kasi kaya lang ubos na lang yung watermelon. Malungkot kong wika. Gusto niyo pong tikman? Eto na po ang mayonnaise. Inalo ko ito ngunit agad itong umiling at sinenya sana huwag gamit ang kamay ko. Ryan, did you by chance went to the hospital already? She asked while looking both of us with a wide face. Hospital? Why mom? He asked back, still curious like me. You're still the same Ryan, who don't know much about the world of the family. You should change, especially now. Now that you are going to be a father. Handa na nga ba si Ryan at Tiffany para sa balitang ito ng kanyang mami? Malaman na nga kaya nila ang totoong estado ng buhay at pagkababae ni Tiffany. Ano ang gagawin ni Ryan kung mapatunayang buntis nga ito? Yan ang ating patuloy na aabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Abangan po muli natin bukas sa ganito ring oras. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.